Go. Assalamualaikum, sumbanyo po ang kabayapaan. Narito po tayo sa serye na bago po nating segment. Magtatanong po ang tanong ni Karashid. Ito po ay katanungan natin sa mga iba't ibang reliyon na naglipa na, na meron tayo, particular dito sa ating bansa, at gayon din sa mga iba't ibang sekta na naglipa na. Halimbawa, ano'y tatanong natin sa mga saksi ni Jehovah? Kapag may kumatok sa ating mga Jehovah's Witnesses o mga saksi ni Jehovah, masisipag yan. Sabado, Linggo, meron pong mga nagbabahay-bahay ng mga saksi ni Jehovah. Sino ba talaga si Jesus eh? Magtatanong na. Subukan po niyo mga kapatid kong Muslim. Tanungin niyo mga saksi ni Jehovah. Pwede magtanong. Ba, may kumatok, no? Sino ba sa inyo si Jesus? Ano ba talaga ang kalagayan ni Jesus Kristo? Ano ba talaga ang kanyang nature? Ano ba talaga ang kanyang katalagahan? Pagmasdan po ninyo, obserbahan ninyo, mga kapatid, hindi po kayo masasagot ng tuliran. Hindi po kayo masasagot ng direkta. Ano po? Halimbawa, pag tinanong mong Muslim, ano ba talaga si Kristo sa inyo? Anong kanyang kalagayan? Tao po siya. Katulad din natin, may buto at may laman. Yun po ang kanyang kalikasan. Hindi po siya katulad na kung nagkukunwaring tao, hindi po yung tao na Diyos pa, 100% na Diyos, 100% na tao. Tao po siya. Ha? Katulad natin si Jesus, tao. O, yun po. Ha? Kung ang tinatanong po ay kalagayan o nature o katalagahan. Eh, mga saksi ni Jehovah pala, ang tagal-tagal ng saksi ni Jehovah, hindi masagot yung tanong. Ano ba talaga si Jesus sa inyo? Diyos o tao? Tanan nyo, tinan nyo. Hindi kayo kayang sagutin na si Jesus ay Diyos. Kapag sinabi nila yun, o akala ko ba, saksi kayo. Di ba ang sinasaksihan ninyo, si Jehovah lang ang Diyos? Si Jehovah lang ang Diyos? Kaya nga kayo saksi ni Jehovah. Ang sinasaksi nyo, ang sinasaksihan nyo, sumasaksi kayo na walang Diyos kundi si Jehovah lang. Eh pag sinabi mong Diyos din si Jesus, eh isipin nila para lalabas sa salungat. Pwede natin silang tanongin, lalabas pala dalawa ang Diyos nyo. Subukan po niyong tanongin ng saksi niyo ba? Iba-iba pong sagot. Andiyan po yung magkukot sila ng Isaiah 9:6, no? Nabigaten God si Jesus, small g, wala naman po small letter sa Hebrew. No? Yun po ang kanilang pangatlo. Di lalabas, kung siya ay mighty God, sorry, no? Mighty God. Kung siya ay mighty God, eh lalabas siya pala maliit na Diyos. Merong almighty God si Jehovah at merong mighty God na si Jesus. O di dalawa pa rin to. Magkagayon pa man, bigyan nyo sila ng talaga. Ito ang tanong natin. Tatanong lang naman ng Muslim. Mga saksi ni Jehovah, bakit dito sa inyong Biblia ang bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan? No? Meron din tayong English niyan eh. New World Translation of the Holy Scripture. Ah, Mr. Cameron, ito English, ito Tagalog. Ito yung Biblia ng mga saksi ni Jehovah. Puro Jehovah nakalagay dito. Ito yung kanilang official Bible. Okay. Ito muna tanong natin sa kanila. Magtatanong lang po kami, bakit po dito sa Juan, sa unang Juan, kabanata 1 sa John, no? Ni unang Juan, sa Juan, kabanata 1, pangkat 18, chapter 1, verse 18. Nakakita ba dyan, kapatid na cameraman? Ayan, verse 18. Siguro nakikita ninyo mga kapatid. Ano po nakalagay dyan? Bukod tangi itong translation nyo eh. Ano nakalagay? Basahin natin. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang buktong na Diyos na nasa dakong dibdib ng Ama ang siyang nakapagpaliwanag tungkol sa Kanya. Ano pong ginamit? Buktong na Diyos.
Sa English, begotten God. Oh. Begotten God eh. Bukod tangi pong translation nito, ah, na ang nakalagay, o version, na ang nakalagay, buktong na Diyos. Ano pa ibig, ano po ba ibig sabihin ng buktong? Ang tinutukoy dito, eh si Jesus daw. Kung si Jesus ang tinutukoy dito, eh sabi daw, walang nakakita sa Diyos, kailanman. Ang buktong na Diyos. Hindi po ba pag sinabing buktong, only, bigatin, wala ng iba, tanging, di ba, tanging, wala ng iba, the only one, lalabas, kung buktong na Diyos, eh, kaisa-isang Diyos. Wala ng ibang Diyos. The only God. Iba po ito eh, kaysa sa mga ordinaryong version na meron tayo. Halimbawa, dito sa Biblia natin, ang bagong ang Biblia. Pati yung ang Biblia na mahilig gamitin ang dating daan, kahit di Soriano. Eh dito, mapapasa natin ang Juan, nakalagay sa Juan 1:18. Ha? Pagkatapos saksi niyo pa, sisingit natin yung mga dating daan. Ano kaya sagot nila rito? Tingnan nyo, ang sabi dito sa una, sa unang, sa 1:18, walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak, sa ibang salin, buktong na anak. Sa ibang salin, buktong na anak, begotten son. Sa salin ng saksi niyo ba, begotten God. Buktong na anak, sa maraming salin, buktong na Diyos. Tanong mo lang sa mga saksi niyo ba. Ano pong ibig sabihin na buktong na Diyos? Naniniwala ho kayo na si Jesus ay buktong na Diyos. Pag sinabing buktong, di wala nang ibang Diyos, kundi si Jesus. Kung si Jesus ang tinutukoy na buktong na Diyos. Ano pong ibig sabihin ng buktong na Diyos? Eh sa English, begotten God. Di lalabas, wala nang Diyos, kundi si Jesus. Although may palusot kayo, small g nakalagay, wala naman pong significant naman po kung small g o big G, wala naman pong ganun eh. Ha? Eh kahit ba sigurin mo small yan, o di, Diyos pa rin. O di, hindi kayo sumasalungat sa pangunahing doktrina nyo na si Jesus, si Jehovah lang ang Diyos. Eh nalabas, si Kristo, ayon sa salin po ninyo, buktong na Diyos. Ano pong sagot ng saksi niyo ba? Alam mo, alam nyo mga kababayan, maraming saksi niyo ba, tinanong ko dyan eh. Una, hindi makapaniwala, wala agaw ganun. Ilang taon ka na sa saksi niyo ba? 10 taon na po. 10 taon, 10 taon ka na nangangaral, nangangatok sa bahay, hindi mo alam yung nilalaman ng Bible mo? Parang ano eh, nabigla eh, nakukuryente. Meron pala nakalagay na begotten God, na si Jesus begotten God. Hindi po tayo nasasagot ng mga saksi niyo ba? Mga kapatid kong Muslim, subukan po ninyo itanong to sa mga saksi niyo. Bakit sasalin po ninyo na New World Translation, bagong salibutang salin ng banal na kasulatan, ang nakalagay sa 1, John chapter 1 verse 18, begotten God. Eh sa iba, begotten Son. Oh, ito buktong na Diyos, si Jesus. Naniniwala kayong si Jesus ay Diyos din? Eh, buktong. Lalabas, wala ng Diyos kundi si Jesus din. O di sasalungat sa pangunahing doktrina nyo na si Jehovah lang ang Diyos na sinasabi ninyo. Ha? Ano po? Ano pong paliwanag ng saksi ni Jehovah? Nagtatanong lang. Kasi wala pa akong nagpapaliwanag kay Karashid. Ayaw na nga pumunta rito ng mga saksi ni Jehovah eh. Meron pumunta rito. O si Marco Moreno, estudyante natin. Ha? Mabait yun eh. Pati si Ka... meron pang isa, no? Si yung isang saksi ni Jehovah. Napapakita nyo sa YouTube, no? Nasuki nating mga saksi niyo ba? Na nag-aaral po sa ating sa Islam. Pero, in general, mga saksi niyo ba, iniwasan lang po itong lugar nito? Eh, hindi po kasi na nasasagot ang tanong eh. Anong gusto nyo? Kakatok kayo sa bahay, tatangmo lang kami ng tatangmo sa inyo. Oo lang kami ng oo, hindi kami magtatanong. Nagtatanong lang naman po eh. Ano pong sagot niyo? Ha? Tandaan nyo ha?
ang nakalagay sa John chapter 1 verse 18 sa Biblia ng mga saksi ni Jehova, buktong na Diyos. Sino daw yun? Si Jesus. Begotten God. Naniniwala ba kayong mga saksi ni Jehova na si Jesus ang tanging Diyos? O iba paano si Jehova? Ano ba ibig sabihin ng buktong na Diyos? Iba ba? Iba yung buktong na Diyos kaysa sa buktong ng Diyos o anak ng Diyos. Magkaiba po yun. Begotten God kaysa sa begotten of God. Magkaiba po yun. Kaya dito po sasali nyo, begotten God. Bakit po begotten God? Ayan, isa pang tanong. Okay, siguro, itanong na rin natin sa mga dating daan. Kay Soriano, itanong na rin natin sa lahat ng sekta. Alam nyo ba? Okay, sinagot na rin natin ng tanong. Magkagayon pa man, eh naiipit pa rin ang saksi ni Jehova. Kasi hindi alam ang saksi ni Jehova to eh. Hindi alam ito ng mga kababae nating Kristiyano na ordinaryong nagbabasa lang ng Biblia. Hindi rin ito alam ng mga ordinaryong member ng dating daan. Ha? Hindi po nila alam. Alin? Ang dalawang version ng Greek. Hindi mo masisisi ito. Bakit? Kasi nakalagay naman sa isang Greek. Greek manuscript. Ayon kay Westcott and Hort na gumawa, nag-compile ng Greek manuscript, Greek New Testament sa Greek. Eh, yung Greek New Testament pala na tinatawag, ang daming variants, magkakaiba. 5,600, magkakaiba ang Greek. Dilimitay lang natin. Dito sa isang Greek manuscript, particular kay Westcott and Hort, ang nakalagay, Monogenes Huios. Huios o Huios. Begotten sa, Monogenes Theos. Ang nakalagay sa Westcott and Hort, na ako naniniwala, pinagbatay ng saksi ni Jehova, ay Monogenes Theos. Begotten God. Dito naman sa ang Biblia, ang bagong Biblia o yung King James Version, ang pinagbatayan naman, ang nakalagay doon sa Greek, Monogenes Huios. Begotten Son. Ano po ang tama? Monogenes Theos o Monogenes Huios? Sa Greek po yan, ha? Hindi po yung salin ng Tagalog tinatanong ko sa Greek. Eh paano? Hindi alam ng mga kababayan natin sa Greek manuscript pala ng New Testament. Magkakaiba, ang dami-dami. Ha? Salamat po kay Allah. Ang aming Quran, isang Quran lang po. Imagine mo mga kapatid kong Muslim, kung maraming kopya, kung maraming version ng Quran. E paano tayo magkasasala? Iba-iba yung sala natin, iba-iba yung binibigkas natin sa pagsasala. Nagpapasalamat po kay Allah. Ang tanging authentic na religious book dito sa ibabaw ng mundo ay ang Quran. Ha? Talagang wala pong dalawang Quran na magkaiba. Eh sa Biblia, particular New Testament, hindi lang pala dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang lima. 5,600. Iba pa nga, 5,800 eh. Basta mahigit 5,000 magkakaiba. Kaya binigyan ko yung sample. Dito po ay Monogenes Theos, begotten God. John chapter 1 verse 18. Dito po sa ordinaryum o particular sa ang Biblia o sa King James Version, Monogenes Huios. Ano po ang tama? Eh, maganda, tanong din natin si Kylie Soriano. Alam kaya ni Kylie Soriano to? Anong tama? Kasi ang ginagamit ni Kylie Soriano, ito. Nasa sinapupunan daw si Kristo, buktong na anak. Si Kristo daw, buktong na anak. Yun ang nakalagay doon sa binabasa mo. Binasa doon sa Greek ng Monogenes, Huios. Eh dito, paano? Sa isang Greek, meron din tinatawag na Monogenes Theos. Ano po ang dalawa? At bakit sinasabi ninyo? Aba, ano ang defense ninyo na sinasabi nyo na mas tama ito? Monogenes Huios, begotten Son of God. At ito ay mali. E paano? Parehong Greek yan. O, parehong Greek ho yan. Magandang matanong din yung mga member ng dating daan. Ano kaya malay ng mga member ng dating daan? Medyo malalim-lalim ito, ha?
Muslim lang nag-expose sa inyo nito. Sa Biblia pala, magkakaiba pala sila into 5,600 manuscript or more. Muntakin mo? Eh, paano mo mabatayan? Anong mas tama? Isang talata palang binibigay ko sa inyo. Monogenes Theos o Monogenes Wios? Begotten God o begotten Son of God? Kila Elisoriano, begotten Son of God, yun daw ang tama. Bakit mo sinasabing tama? At mali yung Monogenes Theos. Eh, ito rin nakalagay sa Greek manuscript. Wala namang original ng Biblia. Eh, kaya lang may mga Greek manuscript. Sa Greek, magkakaiba into 5,600 manuscript. Paano nyo ngayon malalaman na yung nasa inyo totoo? Paano yung malalaman ng mga saksi ni Jehova na si Jesus talaga ay Monogenes Theos? Samantalang may Greek din nagsasabi Monogenes Theos. Ano po ang tama sa dalawa? Dalawa pa lang po yan na magkaiba. Hindi pa ho natin inahalungkat ang marami pang pagkakaiba. Dito lang sa obvious na version na meron tayong nababasa natin na hardbound, isa, buktong na Diyos si Kristo. Ang isa, buktong na anak si Kristo. Ano po ang tama? Eh, pareho nakalagay sa Greek yun. Ha? Tanong natin saksi niyo ba ulit, ha? Mga saksi niyo ba? Naniniwala ba kayo? Bukong tangi itong salin ninyo na si Jesus, buktong na Diyos. Therefore, kung siya ay buktong na Diyos, ang ibig sabihin ng buktong, tangi, ano? Wala nang ibig. Buktong, kaya nga buktong. The only buktong nag-iisa na lang, nag-iisa. O lalabas kung si Kristo ay Monogenes Theos, tanging Diyos, wala nang iba. Di po ba? Eh, sasalungat sa pinaka-pangunahing doktrina ninyo na si Jesus, na si Jehovah ang Diyos. Di po ba? So, yun lamang po. Ito yung segment. Unang segment natin po ito. Tanong ni Karashi. At meron din po tayong segment na sasagot ang sagot ni Karashi. At samantala, nagpapaalam po kami dito po sa Kapit Talakayan. Ito po ang inyong kapatid, si Karashi Dudasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.